Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Esperanzilla. Esperanzilla Liaga po. Esperanzilla, sorry Ma'am. Esperanzilla Liaga. Liaga po. Opo. Ano pong shortcut para hindi na tayo mahirapan? SP po. SP, ayan. Ma'am SP, magandang tangali po Ma'am SP. Sampo na yung mga kasamahan. Saan po kayo nagtatrabaho, Ma'am SP? Sa Maris Handicraft po, sa Marikina City. Maris Handicrafts, Marikina City, so opo. NCR. Ano po yung reklamo niyo po, Madam? Sir, mababang pasahod po. Sa wala sa minimum? Wala po, mga 300 lang po, 8 hours po. 308 hours. Opo. Now, ang sinasabi po ng inyo pong amo nung tawagan kanina ng aming mga researcher, kasi sila daw ang miyembro ng barangay micro-business. Ilan ho ba kayong lahat? 100 kanyo? 100 po, pero po yung may SS po ay 50 po. Oh, so hindi na qualified sa barangay micro-business kasi pag barangay micro-business, pwede silang hindi to sumunod sa minimum wage, pero 500 pesos lang da. Hanggang 500 pesos. Hindi po pwedeng bumaba dyan. Sa inyo po, magkano? 300 po. Sobrang baba. Sa 2013 nga po, sir, 150 pong start mo. Kasi po, 6 na taon. Seryoso? Opo. Naranasan po namin yun. Hanggang sa naging 176. Ganun po. Ba't kayo pumayag? Kailangan ko po, sir, ng trabaho eh. Yan ang palaging sinasabi ng mga naaping empleyado. Walang maapi kung walang nagpapaapi. Sorry, sir, ha? Ah, ma'am, ganun dapat talaga. But anyway, sige, kausapin natin to. Ito na mismo yung maari, ano? Ito na ba si, ano? Jason? Yes. Siya may-ari? Apo. Jason Gogola, marunong mag-Tagalog? Apo. Sir Jason, magandang tanghali po. Magandang tanghali, boss. Sir, andito po yung mga empleyado ninyo. At ang kanila pong reklamo, wala po sa minimum yung kanilang sweldo. Ba't ganun, sir? Boss, ano kasi yan? Naka-Bambi kami. Barangay Micro Enterprise. Apo. Ilan po bang mga empleyado niyo, sir? Siguro mga ano yan. Hindi ko ma-ano eh. Mga ilan po? Ano? Sige, ballpark figure sa inyo pong palagay lang. Mga siguro ilan po? Mga ano yan, mga 40 siguro. Ilan po? Mga 40 siguro. 40, okay. Sir, sandali lang mo ha. Para ikaw po ay ma-qualify sa barangay micro-business, kaya na kailangan po 10 lang ang inyong empleyado. So kung 40, over-qualified po kayo. Okay, sige, sir? Po, ayusin ko lang po sila. So, kakausapin ko sila at kung anong mapag-usapan namin. Ganito na lang po mangyayari dito, sir. Mag-uusap po kayo, sir, sa Dole. At doon po sa Dole, magkukwentahan at ibigay niyo po yung mga perang nawala sa kanila for so many years. At ang nakikita ko po rito, sir, milyones, hindi po ako nagbibiro, milyones po ang maibabalik niyong pera sa kanila. Kasi tulad nitong isa, nag-umpisa ng 150 per day. Ilang oras ka nagpinagtrabaho? 8 hours po. 8 hours. So, malaki-laking pera, sir, ang kailangan mabalik sa kanila. Okay, sir. Sa Dole na lang, sir, pag-uusapan. Sige, sir. At saka, ampliyadong pala, sir, hindi lang daw po, sir, 40, 150 raw mahigit. Pero ang iba naman dyan, sir, hindi naman, ano, in and out naman ang iba dyan. Ano po? Mga pakyaw-pakyaw naman ang iba dyan, paalis-alis. Regardless, sir, regardless, pakyaw-pakyaw, kahit na Manny Pacquiao, sir, kailangan talaga sumunod tayo sa patakaran na magbayad ng minimum wage. On top of that, bawal po ang Pacquiao. Pwede ang Pacquiao sa Senado, si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao. Kaibigan natin yan. Pero, sir, seryoso na, bawal po yung Pacquiao-Pacquiao na ngayon. Sige, sir, at ayusin namin. Kung ayusin, sir. Sir, magkita-kita na lang tayo sa Dole tomorrow. Sir, kakausapin ko muna yung mga tao pagkatapos. Okay, sir, hindi naman sabi. Ano, pagkatapos, ano lang kami. Hindi, sir, ganito na lang, sir, kasi takot na takot po sila sa iyo. Hindi ko alam kung bakit sila sobrang takot sa inyo. Kaya nga, sir, para hindi sila matakot, doon na lang po sa Dole, doon na lang kayo mag-usap-usap, neutral po venue. Okay, sir? Pwede bang wag muna bukas at para medyo busy eh. Magkano lang, magtatawag lang kami sa inyo? Hindi, sir, hindi pwede, sir. Sir, hindi, sir. Kayo po mag-a-adjust, sir, kasi kayo po may problema. Kayo po may kailangan sa gobyerno natin dahil ang gobyerno po natin ang tutugis po sa inyo. So kayo po dapat ang mag-adjust. Dahil kapag hindi po kayo nag-adjust, sir, trust me, dadaling ko po ito sa Kongreso. Mapapatawag po yung Dole ng Dioras, pati ho kayo,
Kasi po, naabuso po itong barangay microbusiness. Mapapatawag po yung barangay microbusiness, mapapatawag po yung DTI. Ang dami po mapapatawag dahil po dito sa inyo, sa Congress po, hindi po nagbibiro. Anti-Crime and Terrorism Act, CIS po ang magpapatawag sa inyo. Narinig nyo na po yung Act, CIS, sir? Hindi pa ho eh. Okay. Ngayon, alam mo na, sir, ha? Sige ho, sir. Magkakaroon po ng investigasyon sa Kongreso. At trust me, sir, kapag kayo po sa harap na ng mga congressman doon sa Kongreso, yung pong pawis nyo, sinlaki nitong cellphone, papatak-patak sa inyo, pati yung mga investigan taga-gobyerno. Seryoso, sir. Okay, sir? Sige, sir. Asahan ko, sir, ha? Okay, sir. Magandang tanghali po, sir. Okay, sige. Ma'am, masaya ang Pasko nyo. Sinisiguro ko sa inyo, bago mag-December 24, masisingil nyo lahat ng dapat singilin. Pero umpisa natin sa Dole, doon po magkukwentahan. Sila po ang tamang ahensya na para magbigay sa inyo ng tamang formula kung paano po natin makwenta ng maayos yung mga masisingil nyo. Example na lang, ikaw sir, ma'am, magkano? Pero 2013 po yun, Idol. Okay, magkano? 150 po. 150. Okay. So, ang laki ng diferensya. Oh. So, meron para mga 400 plus kada araw. Ilang taon na kayo? 6 po. Nako. Pero ngayon po, sir, February 2018 hindi, po, tinaasan po ako. Kaya ako na pag ganun. Kasi hanggang 3 years lang masisingil natin. Ba't ngayon ka lang nagsumbong? Ngayon lang po kasi yung tatakot po. So, anyway, malaki pa rin to, di ba? Kung mga 400, sabi natin 400 pesos kada araw, 400 times 3 years, daan-daan libo yan. Ganun kay Nat. May matatagal pa po sa akin. Ito po eh, dalawa po. Ma'am, kahit na 100 taon, kahit na isang, sabi natin kahit na 100 taon, 3 years lang. Okay lang po. Alam niyo naman yun, di ba palagi ko sinasabi rito. Pero okay na rin kung, alam ba, makatanggap ka ng mga 400,000, okay na sa'yo? Opo, sir. Sobra na nga po. Ikaw, kunyari, mga 300,000, 500, okay na? Okay na yun. Siguraduhin natin. Opo. Dahil kung hindi, alam niyo naman siguro yung access, di ba? Opo. Patatawag natin sa Kongreso. Oh, meron nga doon isang matigas ang ulo sa Isabela, tumiklop. Ha? Pag Kongreso nang gagamit ng, ano, ng diskarte, sa ngalan ng pagbibigay hustisya sa mga inaapi nating kababayan. Kasi a crime has been committed. Ito pong pang-api sa inyo, hindi po sumunod sa patakaran ng Dole, that is a crime by not abiding to our labor law. So pwede pumasok yung anti-crime, Act CIS. Okay? Opo. Salamat po. Maraming salamat, Sir Idol.